What's up mga masters, Romel here again and welcome sa isang mga episode of Master and Boxer. Sa video na to, i-compare natin ang gaming performance itong dalawang very much similar na budget gaming phones, no? Sina Tecno Pova 2 at si Infinix Hot 10S. Very much similar in specs at di nagkakalayo ang price. So, sino nga ba ang masulit sa kanilang dalawa? Sino sa dalawa ang magiging next gaming phone nyo? Alamin natin yan, mga masters. Pero bago ang lahat, kung di pa kayo subscribe, invite ko muna kayo mag-subscribe dito sa channel natin by hitting that subscribe button below. At syempre, don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo sa mga future video uploads natin. So bago tayo mag-proceed sa actual gaming test, reviewin muna natin ang mabilis yung specs ng dalawang phones na to, no? Sa Tecno Pova 2, powered siya ng MediaTek Helio G85 processor na paired sa 6GB of RAM at 120GB of internal storage. For its display, 6.9 inches IPS LCD. Medyo malaki talaga siya mga masters. At sa battery naman niya, malaki rin, 7,000 mAh. Sa Infinix Hot 10S, powered din siya ng MediaTek Helio G85 na paired din sa 6GB of RAM at 128GB of internal storage. Mas maliit yung screen niya ng less than 0.1 inch compared kay Tecno Pova 2, which is 6.82 inches. Pagdating naman sa battery, 6,000 mAh yung kanyang max battery capacity. Pagdating naman sa prices ng dalawang phone, si Tecno Pova 2 nakakahalaga siya ng 7,990 pesos, while si Infinix Hot 10S naman 6,990 pesos. So for every games na itatest natin, same settings syempre ang gagamitin natin sa dalawang phones. At yung mga settings na yon, not necessarily na yung sagad na settings ha. Bali yung gagamitin natin is yung graphic settings na malalaro natin yung games ng matiwasay, yung talagang ma-enjoy natin siya. Without further ado guys, start na tayo. First sa ating gaming list is Call of Duty Mobile Multiplayer Mode. So ang gagamitin natin settings para kay CODM is yung graphics medium, then yung frame rate naka-high. With these settings kay Tecno Pova 2, saktong smoothness lang siya, no? Smooth naman yung performance niya, pero not as smooth compared sa mga mid-range phones or high-end phones, which is expected naman. Ang napansin ko lang dito kay Tecno Pova 2, may na-encounter ako mga frame drops na tumatagal ng mga ilang segundo. Medyo hindi ko in-expect yun kay Helio G85 dito kay Tecno Pova 2, no? Medyo distracting siya ng konti, pero tolerable naman kahit papano. If gusto mo talaga ng smoother gameplay, mag-low graphics ka na lang if mas big deal sa iyo ang mataas na frame rate compared sa graphics. Pagdating naman kay Infinix Hot 10S, saktong smoothness rin, no? Halos pareha sila ni Tecno Pova 2. Actually, yung mga panandaliang frame drops na encounter ko rin dito kay Infinix Hot 10S, no? Pero not as distracting compared kay Tecno Pova 2. Para sa akin, pagdating sa multiplayer mode, mas lamang tong si Hot 10S compared kay Tecno Pova 2. Overall guys, goods naman yung performance ng dalawang phones dito kay Call of Duty Mobile Multiplayer Mode. Next sa ating gaming list is Call of Duty Mobile Battle Royale. Same settings gamit natin dito, no? Graphics medium, frame rate high. For both phones, not that smooth compared kay multiplayer mode, may mga konting lags ka rin may encounter habang naglalaro ka. Pero mga saglitan lang naman yung mga lags, di naman siya tumatagal ng more than a second. Ang pagkakaiba lang ng dalawang phones, si Infinix Hot 10S umiinit siya beyond normal heating, no? Yung init niya, papansin mo talagang mainit. I wouldn't say na alarming yung pag-init niya, pero better na bumili ka na ng phone cooler para sa kanya para na rin sa long term na itatagal ng phone na to. Or mas better siguro, gamit na lang tayo ng mas mababang graphic settings, no? Para less resource yung gagamitin, less heat na ma-generate. Overall guys, para sa akin, very playable at enjoyable na rin itong si CODM Battle Royale. Parehas dito kay Tecno Pova 2 at Infinix Hot 10S. Next sa ating gaming list is Mobile Legends. Both phones hanggang high graphics lang ang kaya, no? At goods rin kasi supported nila parehas ang HFR mode. At yun nga, hindi tayo binigo nito ang dalawang astig na phones na to. Wala akong marereklamo dito kay ML. Very smooth, okay na okay ang gameplay natin. Wala naman ako na-encounter na lags or frame drops habang naglalaro ako. Overall guys, very playable at enjoyable maglaro ng ML parehas dito kay Infinix Hot 10S at Tecno Pova 2. Next sa ating gaming list is Asphalt 9. So parehas na phones, ang gagamitin nating setting is yung default quality, no? Wala akong nakitang difference sa performance ng dalawang phones, halos parehas lang sila. Saktong smoothness lang, hindi siya ganun ka-smooth talaga. May mga konting lags kang ma-encounter, usually pag marami kayong sasakyan magkakatabi. Overall guys, if you're into Asphalt 9, goods ka na parehas dito kay Infinix Hot 10S at Tecno Pova 2. Next sa ating gaming list is League of Legends Wild Rift. Ang settings na gagamitin natin dito for both phones is custom, no? Sa frame rate, gagamitin natin is 60, graphics quality ultra, effects quality high, at resolution high din. So kung titingnan natin guys, sagad na settings na to dito kay Wild Rift, no? At ang malupit, kayang-kaya to parehas ni Tecno Pova 2 at Infinix Hot 10S. Kita nyo naman guys, smooth na smooth,
Very nice ang graphics. Ayos ang Wild Rift dito, guys. Sa paglalaro ko, wala naman ako na-encounter na lags or frame drops. Pagdating sa heating, wala tayong naramdamang significant na pag-init ng phone. Saktong init lang na hindi mo naman ikakabahala. Overall, guys, sa mga gamers na naglalaro ng Wild Rift, sure ako ma-enjoy nyo laruin to parehas dito kay Infinix Hatten S at Tecnopova 2. Next ating gaming list is PUBG Mobile. Ang settings na gagamitin natin dito for both phones is yung graphics naka-balance, yung frame rate naka-ultra naman. Parehas na phones, halos parehas lang din yung naging performance nila, no? May pagka-smooth naman si PUBG kahit papano at the expense of balanced graphics. Saktong smooth, wala akong napansing lags na nakadistract sa gameplay at consistent naman yung frame rate niya. Sa heating, di naman siya ganun kapansinin yung pag-init ng dalawang phones, yung normal na pag-init lang. Overall, guys, if you're into PUBG at naghahanap ka ng budget phone na malalaro mo siya na ma-enjoy mo, goods ka na dito parehas kay Tecnopova 2 at Infinix Hatten S. Last sa ating gaming list is Genshin Impact. Ang gagamitin natin sa settings dito kay Genshin Impact is yung graphics set natin sa lowest, then yung frame rate set natin sa 60 FPS. Despite na sobrang binaba natin yung graphics at tinasan yung frame rate, very evident, guys, na hindi smooth si Genshin Impact para sa dito kay Tecnopova 2 at Infinix Hatten S, no? Hindi siya smooth, guys, yes, pero makapaglaro ka pa rin naman kahit papano. Maliban dun sa low frame rate niya, consistent ka rin makaka-encounter ng lags. Yung lags, mas tumitindi siya pag nasulgal ka ng sobrang daming details, like for example, nasa town ka ng Mondstadt. Pag naman galakad ka lang, or sa mga dungeons, nagiging smooth siya ng bagya kahit papano. Pagdating sa heating, uminit siya beyond normal heating, no? Pero okay lang naman yung pag-init niya, saktuan lang, hindi naman siya yung nakaka-alarm na pag-init. Overall, guys, I would say na playable pa rin naman si Genshin Impact sa parehas na phones, pero di ko masasabi na enjoyable talaga siyang laruin. Magiging depende na to sa tao, no? If casual gaming lang, goods na tong si Pova 2 or tong si Hatten S para sa'yo. So guys, ano masasabi nyo sa gaming test results natin? Yes, halos parehas lang sila pagdating sa performance, no? Medyo may pagkakaiba lang sa Call of Duty Mobile kung saan medyo di na-handle yung excess na pag-init kay Infinix Hatten S pagdating sa Battle Royale. So magkakatalo na lang talaga ito sa specs nila. So may budget kayo, dito na kayo kay Tecnopova 2, no? Mas malaking battery life, mas malaking screen, lahat malaki sa kanya. If medyo over budget na kayo kay Pova 2, goods pa rin naman itong si Infinix Hatten S, no? Di naman sila nagkakalayo ng laki ng screen. 6,000 mAh battery, mataas pa rin naman yon compared sa ibang budget phones. So mas okay rin itong si Hatten S pagdating sa physical dimensions, no? Si Pova 2 kasi, malaki to talaga. Mabigat. Kung di okay sa iyo yun, mas okay itong si Hatten S, mas manipis lang siya, mas magaan. O mga masters, kayo naman. Sino para sa inyo ang mas malupit? Itong si Tecnopova 2 o itong si Infinix Hatten S? Comment yan, guys, sa comment section ng video na to. That's it for this video, guys. Thank you for watching. Sana nakatulong itong video na to sa inyo. Ako nga pala si Romel, and you're watching Master Unboxer.